Okay, magandang hapon po sa inyo lahat ulit mga kapatid. Nandito po tayo muli. Praise the Lord dahil kahit tayo ay... Makakalimutin na itong mic na ito eh. Sabi na magpaalala lagi eh. Praise the Lord dahil kahit tayo ay yung iba ay bumalik na sa trabaho ay marami pa rin yung nakakahabol at marami pa rin ang nakaka-attend sa ating pag-aaral. And by the way, I want to acknowledge Ate Shasha Sheila Marie is there. Praise the Lord. Kumusta, Ate Sha? Of course, yung ating mga taga munch dyan, si Kuya Fernando Campos is always there. Praise the Lord. Of course, yung ating mga Chinese na nasa Amerika ay naandyan. Antan family. Ay, si Kuya Jeric. Kuya Jeric, I hope everything is okay now with you. Of course, si Kuya Mar, hindi yan. Tsaka si Ate Lea. Ay, ano ba balita kay Ate Lea? Ate Lea yata, parang God bless you with a new job, something I heard. Praise the Lord. At God is really good. Si Ate Luisa, of course, lagi niyan lagi ang ating mga ambisyosas. At yung aking mahal na inaanak na dapat talaga, alam mo, direct, dapat mag-duet kami nito eh. Pag nag-duet kami nito, talagang napaka-laglag ang ceiling niyan, sabi nga. At yung mami ni Kuya Jeric na andyan pa rin. Hello po, mami. Ay, ang ating cutie na si Ate Pink. Ano, tumangkad ka na ba? Oh, cute pa rin. Okay. Si Kuya Reggie. Kuya Reggie, Stardo, naandyan. Praise the Lord. Yung mami ni Ate Luisa. Praise God, marami mga taga-Pilipinas ngayon ah. Mami ni Ate Luisa, si Mami Rosario Lirit. Di ba? Praise God. Brother Thomas Claver is there. Of course, lagi natin nakikita yan. Team Gabriel. Praise the Lord. At hindi ko nabatiin yung iba dyan dahil ano na natin yan eh. Okay. Si Ate Jen from the Philippines. From from Bulacan, the Philippines. Okay. Kalookan na yata sila ngayon. Ewan ko nagbalik na yung kanilang Soul Lit Korean Restaurant. Praise the Lord. Hello po. Hello sa Team Gabriel. Hello po. Kuya Reggie. Hello. Sheila Marie. Hello po. Ito, nagluluto ng lumpia. Ay, nako. Ate Shasha, yung lumpia na yan. Ate Sheila Marie, yung lumpia na yan. Ay, hindi yan masarap. Alam ko. Walang ano yan. Hindi, walang lasa yan. Alam ko. Kasi hindi pa namin yan natitikman. Pwede naman yung ipadala kay Dayan pagka si Dayan ay susunduin. Of course, yung ating always present and ating kasambahay, kasama natin sa bahay na andito rin. Pero hindi natin nakikita si Ate Che. Ay, nako. Minsan lumabas si Ate Che sa kanyang lungga ay napagkamalang ko na white lady dahil puting-puti na namumutla na sa puti. Okay? Of course, yung aking sister-in-law, ito ever loyal to eh. Love na love ko tong sister-in-law ko na to eh. Si Ate Irma, yung naka-Galaxy C9 Pro, di ba? Si Ate Irma yan. At yung aking, yan, kumakaway na. Oh. Tingnan mo, ang ganda niya ng sister-in-law ko na yan. Oh. Paano mo nilagawan yung kuya ko? Sa ganda mong yan, pinikot mo yung kuya ko? Si at of course, ito pa isa pang mamimikot, si Dr. Ibadne Abian Ramos. Yan din. Kung bihira kayo, kaya magkasundo kayo ni Ate Irma eh. Pwede, magagandang lalaki ang mga asawa nyo. Okay, sige po. Salamat, Ate Sheila. Okay, noted po, Pastor. Sabi niya, tungkol yan direct sa lumpia. Sana ay hindi lang yan messenger message. Sana ay yan ay magkatotoo. Okay.
Okay. So tayo po yung papatuloy at ang ating pag-uusapan. Genesis pa rin tayo. Ewan ko kung bakit tayo ngayon ay napunta sa Genesis. Mukhang malapit na ang ending ng sangsinuko ba? Dahil Genesis na pinag-aaralan natin eh. Nag-uumpisa na tayo. Okay. Balik tayo sa Genesis 1. Start tayo sa verse 24. Okay. Basahin natin. Verse 1. Verse 24. Okay, sabi po sa Genesis 1 verse 24. Then God said, ito na, creation of man na to. And then God said, let the earth bring forth living creatures after their kind, cattle and creeping things and beasts of the earth after their kind. And it was so, and God made the beast of the earth after their kind and the cattle after their kind and everything that creeps on the ground after its kind. And God saw that it was good. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. And God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. And God blessed them, and God said to them, be fruitful, and multiply and fill the earth and subdue it and rule over the fish of the sea and over the birds of the air and over every living things that moves on the earth. Let's pray. Lord, speak once again. Purify our hearts and our minds. Forgive us in our shortcomings and sins, O Lord, that have been committed for the past hours or days. Lord, let your name be lifted up as we once again go deeper and dive deeper into the treasure of your word. Minister to us, O God, quiet our hearts. In Jesus' name, amen. Meron pong minsan, merong nagtanong. Ang tanong po niya ay, ilang taon daw si Adan, okay, nang lalangin siya ng Diyos? Ilang taon si Adan nang lalangin siya ng Diyos? At si Eva, ano ang age ni Eva nang hugutin siya sa tadyang ni Adan? Okay, magandang mga tanong yan. Nasagutin natin. And then may tanong pa, sabi pa, ay sino ang nauna, ang itlog o ang manok? Kanya. Ganun din sa baboy. Sino ang nauna, biik ba o inahing baboy? At sa lahat ng bagay. Now, hindi po magkamayaw ang mga scientists kung paano ang kanilang gagawin na pagdiskubre kung paano nag-umpisa ang sansinukob o yung mundo ba. Hindi lang mundo, ang buong entire universe. Paano daw naging tao ang tao? Napakarami nilang lumalabas na pag-aaral. Sa tuwi-tuwi na, alam niyo sa tuwi-tuwi na, yan eh mga palagi ay may mga buto silang nahuhukay sa kung saan at ipinipresenta. Tapos ay sasabing yung buto niya na nahukay nila ay million years ay buto ng tao. Sabi nila yung age daw. Nung year 2000, ang natalang pinakamatandang human fossils o yung buto ba, labi ng mga tao, nasabi nila ay 4.5 million years ayon sa mga evolutionary scientists. Yung mga hindi naniniwala sa creation. Ito yung mga evolutionary scientists. Walang tigil yan sa paghanap ng mga buto. According to their dating process, meron silang process, carbon dating yata ang tawag nila. O system, and they identified that as KP271. Pwede nyo pong tingnan yan sa Google. KP271. Alam nyo ba na ito ang isang napakalaking pagkakamali ng mga evolutionist. Pag nakakita ka ng fossils or remain, wag na wag mong lalagyan ng date. Sasabit ka. Alam niyo kung bakit? Kasi ang date nila sa mga fossils na nakikita nila sa animals na pinanggalingan daw natin ay pareho lang na 4.5 million years ago.
Sabit na. Kung ang pinakamatandang human fossils ay 4.5 million years din, ibig sabihin, that time, wala pang evolution. Right? So, kailan nag-umpisa ang evolution din? Right? Kaya huwag ka maglalagay ng date. At alam nyo ba na ang ibang animals na sinasabi nilang nag-evolve ay nag-umpisa daw after 4.5 million years? Sabi din nila yan, sila mismo. Hala, paano yan? Ibig sabihin, bago pa man mag 4.5 million years, nag-umpisa na, nag-umpisa at may tao na. So, kung may tao na, kailan nag-umpisa ang evolution? Right? Wrong sila. Ang katotohanan, mga kapatid, walang evolution. At lahat ng ito ay dissolution lang. Walang evolution na nangyari at lahat, as in lahat ng natagpo ang fossils na yan, halos lahat, alam niyo kung ano? Hoax. At yung iba naglaho na, na parang bula kasi hindi napatunayan. Kaya nga pag nakakuha ulit ng buto, sasabihin nila ganito ang date. At ang mga pobre na nagdudunong-dunungan, sasabihin ganitong edad eka, ang buto na ito, kung paano nga magka, kung buto na yan, nung edad na yon 4.5 million, ibig sabihin before that may evolution na. So kailan nag-imunsa ang evolution? Diba? So ang sagot sa tanong kung ano ang edad ni Eva o ni Adan nang lalangin siya ng Diyos is very simple. Less than a day. Not even a minute siguro. When God created Adam, according to our verses, He created him immediately after the creation of all things that is necessary for man. Tama? Nung gawa na ang lahat, ginawa ng Panginoon si Adan. Ilang taon si Adan? Kung nung magawa siya, wala pang isang minuto. Wala namang sigurong isang minutong pagkakagawa kay Adan. Eh, malaki na siya eh. Pinag-uusapan naman natin kung ilang taon na siya. Wala pa naman siyang ilang taon. Kalalabas, kagagawa nga lang sa kanya eh. Hindi siya naging baby. At ang sagot sa tanong kung sino ang nauna, itlog o manok, natural, ang nauna ay inahing manok, mature na chicken. Kasi kabilang yan sa anong sabi ng verse, domesticated animals. God created animals, domesticated. Hindi sinabi doon na dairy, right? Hindi sinabi doon na itlog. Ang kinreate ng Panginoon, domesticated animals, chicken is a domesticated animal. Sa verse natin, ba na sa klarong-klaro yung eksaktong ginawa ng Diyos? Nung una, ika-anim na araw, right? He created the land animals, lahat matured animals. Walang kinreate ng Panginoon na baby animals. Land animals, sasabi, tatlo ang kategorya sa kanyang mga kinreate na animals. Una, domesticated animals. Kasama dyan ang manok, ang baboy, ang tupa, ang kambing. Domesticated nga eh. Hindi naman sinabi dyan na domesticated eggs. Right? Sabi sa verse, cattle. At yung mga wild animals, and the word na ginamit, beast of the earth. See? Then ginawa yung pangatlo, yung mga gumagapang insect, reptiles, etc., etc. Before that, ginawa rin ng Diyos ang mga lumilipad na ibon at yung mga nasa dagat. So, hindi siya gumawa ng itlog ng ibon. Lumilipad na, ang sabi ng Bible. Hirap na hirap sila, kahanap ng buto, saan tayo nag-umpisa. Napakadali naman. Pumunta ka lang sa Genesis. Tapos na ang problema mo. Yung mga nasa dagat, complete na. Isa na lang ang kulang ng lalangin. Ang lahat ng bagay, ang kulang, ano na lang, yung tao. Ang lahat ng kailangan ng tao, gawa na. Lahat-lahat provided na. Tao na lang ang kulang.
Right? Kaya nga nung ikapitong araw, anong ika-anim na araw, gawa agad ang Panginoon. Bakit lahat provided na sa tao? Biro nyo yan, mga kapatid. Lahat pinurbride na ng Panginoon, saka tayo nila lang. Now you ask me, PJ, why they invented evolution? Bakit sila nag-iisip ng evolution? O bakit? Unang-unang sagot dyan, Pastor, bakit po may mga tao talaga naghahanap ng mga buto na talagang gusto lang patunayan ng evolution? Alam niyo kung bakit? Unang-una, whatever God made, Satan wants to disprove or reverse it. Tama? At hindi siya makakagawa ng sa sarili niya. So, gagawin niya is, papasukin niya yung sistema ng edukasyon, papasukin niya ang lahat ng sistema sa mundo, pagkatapos ay isisiksik sa isip ng tao na galing tayo sa Big Bang, na nag-evolve lang tayo sa unggoy. Kagandang lalaki ko namang unggoy. Tanungin mo dyan yung inaanak kong si Mona, ipaglaban ng kanya ng one-on-one sa kantahan, patunayan lang niya na pogi akong unggoy kung unggoy ako galing. Diba, Ate Mona? Sarap din yung magluto ng fresh lumpia. Pero dinig ko lang yun sa comment, pero hindi ko pa natitikman yun. And secondly, man do not like to retain God in their knowledge. Sabi sa Romans 1, and they have exchanged the truth of God revealed in Scripture for, the lie. Right? They don't want the Bible establishing moral standards for them. Ayaw nyo? Alam nyo mga scientists na ito, yung mga naniniwala dito sa theory na ito, parehong-pareho sa mga Hudyo nung panahon ng Panginoong Hesus. Anong sabi nila sa Panginoon? We will not have this man to what? To reign over us. We will not come under the sovereignty of God. At swak na swak sila sa sinabi ng Psalms 14 verse 1. At saka Psalms 53 verse 1. The fool has said in his heart, there is no God. Wala kang Diyos, naglumalang sa atin. Alam niyo po ang sabi ng isang, si Michael Collins yata yun, astronaut, sabi niya. Walang astronaut na hindi maniniwala. Walang astronaut na magsasabing walang Diyos, sabi niya. Nung interviewin siya. Alam niyo ang sabi niya? Walang astronaut na maniniwalang walang Diyos. Lahat ng astronaut, pag nakita, kung wala kayong paniniwala na may Diyos, pag nasa outer space na eka kayo, maniniwala kayo na merong Diyos na gumawa. Astronaut na yun, ha? Pero, ang sikat yung mga hindi naniniwala, di ba? Bakit yung sinabi na yun ng astronaut na yun, hindi talagang ipagbalandrahan? Bakit mas pinapansin yung mga atheists o yung mga evolutionist? Now, like what I've said on day 5, yung finishing touches on the environment for men, the animals, God created the animals. After that, after day 5, verse 26 and 27, now everything is ready for men, right? Now listen, the creation of the universe has been created for the purpose of, alam niyo kung sino? Man. Us. To live in it and to see the hand of God declared through all of it. Got that? Which is what? What is the purpose? For God's glory and God's glory alone. Yan ang main purpose of everything. God provided an environment that's supposed to put His glory on display. Okay? Everything, as in everything, is for God's glory. That is the main purpose why God created man. That is the main purpose why He created you and me. And that is the main purpose why He saved you and saved me. For His glory. Kaya nga, if your purpose in life is not to glorify the Lord, well, I'm so sorry. You are not, sabi nga, ay hindi ka nakatutugon doon sa tamang katawagan mo. Si Pastor John, paano gagawin ko? You can glorify the Lord through your work. You can glorify the Lord through your business, whatever you are in. Okay?
ang lahat na nakapaligid sa atin, lahat ng bagay na nasa sa atin ay extra na lang, okay? Extra. Sabi nga, dinagdag na lang. Kagaya ng trabaho. Dinagdag na lang yan ng Panginoon. Hindi yan ang pinaka-main purpose. The very reason why I'm here is not because I have job or here. I'm always saying, actually, what disappoint me nung mga panahon ay merong mga pastor na nagsasabi na the very main purpose why we are here is to do job and secondly is to do the ministry. Sorry, that is wrong. The very reason why I'm here is God wants me to glorify Him here. And my job is just secondary. Okay? My job is secondary. Kahit gaano kaganda ang aking trabaho, that is only secondary. That is not my priority. Okay? Even my family, they are not my number one. They are not my priority. In the list of priority, mga kapatid, sila ay pangalawa lamang. Alam niya ng aking mga anak, nandiyan ba yung aking Elijah, si Elijah yung pogi? Pogi yung anak ko niyo, kamukhang kamukha ko yun eh. Kaya pogi eh. Tsaka yung aking anak na wala, tulog na siguro. Nag-aaral, nagre-review eh. Pamilya, ama, ina, anak, everything. These are all instruments for God's glory. Nakuha niyo ang ibig ko sabihin? They are just instruments. They are just part of your life to glorify the Lord. But the main thing, the main call is for us to give Him glory. Kaya nga, when I preach to you, I am not preaching to, sabi nga eh, for my sake or for my glory or for whatever. Of course, my purpose is, my prayer is, hipuin kayo ng Panginoon sa mga mensahe ninyong na mga naririnig. But above all, my greatest purpose is to give glory to God. Kasi ito lang ang gift na ibinigay sa akin ng Panginoon eh. To preach. Hindi ako pwedeng kumanta kahit ka-duet ko si Ate Mona. Right? Hindi rin ako pwedeng magluto. Yung misis ko lang nakakapagtsaga sa luto ko. So this is my gift, so I use it for His glory. Even our salvation, mga kapatid. Pag tinanong mo ang mga mananampalataya, why God save you? Ang unang-unang sasabihin, eh kasi Jesus loves me. He doesn't want me to be alone in heaven. Oh, he doesn't want to be alone in heaven. Kaya niya ako sinave. Excuse me. God is God and will always be God without you and without me. Okay? Huwag kang ambisyoso, sabi nga. Yes, there's no doubt about it that He loves us. But we are just secondary kung bakit niya tayo sinave. The main purpose is for God's glory, okay? By product ka lamang, kapatid. Huwag kang pasosyal na parang kung wala ka eh, kulimlim ang langit at malungkot. Okay? Ang priority rito is for God's glory. Kaya ka ni save, okay? Is because of for His glory. Okay? Actually, alam nyo kung ano lang tayo? Tingnan nyo sa dyan. Love gift lamang tayo ng Diyos Ama sa Diyos Anak. That's the reality. Yes, there's no doubt. Don't misquote me na hindi tayo mahal ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. But the main thing why He saved us is because for His glory. Okay? Loving us is just secondary. Verse 26. Then God said, let us make man in our image. Now listen. Starting with the statement, let us make man. There are four features in the making of man that are outlined here. Okay? The first one is the most important. Ang sabi doon, let us make man in our image. And then it is said immediately another way. According to our likeness, tapos sa verse 27, and God created man in His image.
At inulit-ulit yan, in the image of God, He created him. Right? Let us make man in our image, according to our likeness. God created man in His image. In the image of God, He created him. You see that? Paulit-ulit. Right? Why? Why God do that? Bakit sa palagay niyo paulit-ulit na sinabi ng Panginoon? To make sure na hindi makapag-create ng confusion ang ginawa ng Panginoon, apat na beses inulit with the same meaning, with the same thought. Iisang kahulugan. Tama? Para hindi ka na mag-isip kung saan ka nagmula o saan nagmula ang tao. Right? Now, hindi dyan matapos. Very prescient, praise the Lord. Very prescient ng Panginoon. Sabi nga ng mga English, napaka-redundant. Redundant na nga, paulit-ulit na nga eh. Confirmation na ngayon. Sublay pa rin ang tao, di ba? Chapter 5, verse 1. Inulit na naman yung sinabi sa chapter 2, verse 26 and 27. Inulit-ulit. Same thought. Verse 1, chapter 5. Genesis 5, verse 1. This is the book of the generation of Adam. In the day when God created man, ano ang sabi ulit? Inulit na naman. Paulit-ulit. Parang sirang plaka. Paulit-ulit. Parang sirang plaka. Paulit-ulit. Right? Parang sirang plaka. In the day, He made him in the likeness of God. See? Same thought, same meaning. Paulit-ulit. Ano ang ibig sabihin? Not to be made in the image of God. Ibig sabihin, kapatid, hindi ka galing sa animal. Okay? Ibig sabihin, hindi ka nag-evolve from a monkey or to whatever. Wala kang ibang pinagmulan ang tao o si wala kang ibang pinagmulan ang tao o si Adan, okay? Ginawa ka ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa sa tao. In the first 5 days when God was creating everything, the language used is what? Impersonal. Tama? Alam niyo yung ibig sabihin ng impersonal? Anong sabi? This is very good. Let there be, right? Let there be light. Let it happen. Diba? And God speak it into existence. Create it. Sinabi lang ng Panginoon, nagawa na. Tama? Pero, He never identifies personally with anything that He has made. Tama? Ano ibig ko sabihin? Ganito. Hindi niya sinabing, let us make light in our image. Or let us make sun and moon and stars or the land or water in our image. Right? Very impersonal. Ang gamit niya, let there be, let there be, let there be, let there be. What does it mean? Ibig sabihin, mga kapatid, wala siyang personal na relasyon sa mga nilalang niya noong una. Kahit kasi lahat, ang sabi lang niya ay let there be. Right? No personal relationship exists. No personal involvement exists. Either in time or eternity. At sa totoo lang, walang ibang nilalang maliban sa tao na may personal na relasyon sa Diyos. Hanggang sa punto na ito. Tama? At this point, naging personal ang Diyos. And listen, at this point, He begins to speak in relational terms. Let us make man in our image. See? Napakarami nating natutunan dito. Unang-una, hindi tayo galing sa animal. Pangalawa ay, nung lalangin tayo ng Panginoon ay, may parang ganito yan eh. Direct. Gawa tayo halimbawa ng lamesa. Merong personal, di ba? Pero pag sinabi natin na gumawa ng lamesa, sinong gagawa, Pastor? Kahit sino. Wala akong involvement. Walang personal, right? Pero nung lalangin ng tao, right? Naandun ang Diyos. Ang sabi niya,
personal, very personal. At sa totoo lang, walang ibang nila nang maliban sa tao na may personal na relasyon sa Diyos. Tama? Hanggang sa punto na ito. At this point, naging personal ang Diyos and listen. At this point, He begins to speak in relational terms. Actually, mga kapatid, kayang gawin pa rin ng Panginoon na sabihin, let there be man. Right? Pwede niyo sabihin, Diyos nga siya eh. Diba, Ate Jack Jack from Ireland? Right? Si Kuya Awen din from Hilton? Pwede niyo sabihin yun. Diyos nga siya eh. Pero no, He chose not to do it. He said, let us make man in our image. Kaya dapat mong sabihin, dapat kang magmalaki sa ginawa ko ng Panginoon sa imahe ng Diyos, personal. Right? More than one, actually, makikita nyo nun, ang sabi nun, actually, there were three in that time. You wanna see na tatlo sila, ibig sabihin yung Trinity, sideline natin to pwede. Sandali lang, maliit lang naman. Makikita nyo rito yung Trinity ng Panginoon yun. Tatlong persona sa iisang Diyos. Okay? Genesis 1 pa lang ha. Genesis 1. Isang Diyos. Genesis 1. Verse 1. In the beginning, para makita natin yung Trinity ha. Para makita natin. In the beginning, God created. Now, in the beginning, God created. Siga? And we all agree that God there, yung God who created, is God the Father. Tama? Okay, now, agree. Verse 2. The earth was without form and void. Darkness was on the face of the deep. Tuloy ang basa. And the Spirit of God was hovering. Now, we all know and we will all agree as well that the Spirit of God is also the same as the Holy Spirit na doon sa Genesis 2 verse 1 at chapter 1 verse 2 hovering ay the same Holy Spirit or the Spirit of God. Now, kung hindi po kayo mag-agree na yan ay Holy Spirit, mali ang Bible kung ganon. Pero tama ang Bible. So that is the Holy Spirit. Now, so dalawa na ang persona. Yan, right? Now, the problem is, sasabihin sa inyo ng mga oneness, kagaya ni TJ Jakes. Sikat na sikat sa TJ Jakes, kahit sa mga Pentecostal at charismatic. Oneness kulto si TJ Jakes, okay? Basahin nyo yung kanyang profile. Tuwan-tuwa sa mga kahit pelikula ni TJ Jakes pinapanood. So, dalawang persona na, okay? God the Son ang hinahanap natin dyan. And God the Son is there as well. Si Pastor nasan dyan? Kasama siya dyan. May nasusulat ba dyan? Meron. John 1:1. Sige. E sa Genesis, Pastor? Hindi, para makita natin na nasa Genesis yung Panginoong Hesus. Sige, basa. Yung God the Son. In the beginning was the what? Word. Sa Tagalog, sa umpisa pa lang. Sa umpisa. Aling umpisa? Umpisa ng lahat sa mundo. Tama! Yung pa lang kasi naman ang umpisa natin. Walang umpisa ang Diyos dahil is the Alpha and the Omega nga eh. Okay? Umpisa ng mundo. Tuloy. And the Word was with whom? With God. Who's God? God the Father. Balik sa Genesis 1:1. In the beginning, umpisa tuloy. God. Who's with God? Balik sa John 1:1. In the beginning was the Word and the Word was with God. So yung Word o salita kasama ng God sa beginning. Tama? Now, sino ang Word? Balik sa John 1 uli. Verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. So sino ang Word na nag-dwelt sa tao? Si Kristo Jesus. Complete na. God the Father, which is God, and the Word which is Jesus Christ, and the third is the Holy Spirit who's hovering around. Trinity. Genesis 1 pa lang. Ipinakita na. Kaya dito pa lang malalaman mo na relational ang Diyos. Kasi hindi siya iisa. O hindi siya nag-iisa. Tatlo silang persona pero iisa silang Diyos. Okay?
Genesis pa lang, sa creation pa lang ng tao, malalaman mo na may ugnayan o may relasyon na agad ang tao sa Diyos. At sa umpisa pa lamang, nakikita na natin na nasa nature ng Diyos ang ano? Makipag-relasyon. Okay? Yan ang laging gusto ng Panginoon. Genesis pa lang. At yung sabing let us indicates na hindi siya nag-iisa, okay? Hindi niya sinabing let me. Ang gamit us, ibig sabihin more than one. Okay? And God in here, on the sixth day, for the first time in the Bible, introduces himself in a relationship. At ang isa pang amazing, sabi nga, ang isa pang kamangha-mangha kanya, ay ang katotohanan tayo ay nilalang ayong sa pattern o wangis ng Diyos na divine. Right? Hindi material or earthly ang pattern natin. Okay? So pag sinabi ng tao ay nag-evolve na galing sa monkey, napakalaking insulto niyan sa'yo at lalo na sa lumalang sa'yo. Kaya nga pagka may galit ka sa isang tao at sinabihan mo siya na galit ka sa kanya, sinabihan mo siya, di ba usually ganyan tayo, lalo nang hindi pa tayo manan, ikaw ay kang hayop ka, iniinsulto mo yan ng Diyos. So never ever say that to anybody kahit hindi pa yan mananampalataya. Right? Listen to me. Whoever you are, whatever your situation is, listen, you're special. You are fearfully and wonderfully made, sabi ng Psalms 139 verse 14. Why? Kasi yung pattern mo ay ang Diyos. Okay? Kaya nga pag tumingin kayo sa salamin, ang pattern ng mukhang ito ay pattern na divine. Okay? By the way, mga kapatid, ang tao o si Adan lamang ang may buhay na nilalang ng Diyos na ang pattern ay divine. Okay? Man is transcendent or superior or unequal. Gawin mo na lahat ang gusto mong gawin sa katawan ng tao. I-dissect mo na ang buong katawan. Yung tunay na tao, hindi mo makikita. Tama? Hindi mo mahahawakan. Hindi mo mahihipo. And you cannot reduce that real man to any chemical formula or DNA ba yan? Biyakin mo yan. Ilagay mo yan sa microscope. Ang utak, buksan mo ang puso. Hindi mo makikita ang tunay na tao. Tama? Remember, lagi kong ini-illustrate, ang tunay na tao yung nakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung spirit natin. Alisin mo yung espiritu na yan. Wala. Ang katawan, mabubulok na. Dahil ano lang yan eh, bahay. Why? Because man is distinct or different from any every other created creature. Why? You want to know why? Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in his time. Just imagine. You're beautiful. Also, he has put what? Excuse me. He has put eternity into man's heart. Verse 11, right? Talon sa verse 21 direct. Verse 21, nang sabi, same, Ecclesiastes chapter 3. Who knows that the breath of man ascends upward and the breath of the beast descends downward to the earth? Alam niyo ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyo mga kapatid, man's spirit goes up. The real man. At yung ibang creative beings goes into the ground. Ibig sabihin, pag namatay ang hayop, ang animal o kabayo, baka, kambing, ano man yan, wala na. Okay? Kasi wala silang spirit. God has set eternity in our hearts. You got me? He has made everything beautiful in His time and He, what? He has put eternity into man's heart. Right? Remember I have told you. Pag tayo nawalan, it's either heaven or in hell only. And that is eternity. Eternal death and eternal joy with the Lord Jesus Christ. See? So anong nais kong palabasin? Bakit ko nasabi yan? Ang ibig kong sabihin mga kapatid, ganito. Yung image ng Diyos ay hindi itong katawan o body na ito. Okay? Listen. Itong katawan na ito, kamay, ulo,
balikat, tuhod, ang lahat ng ito, mga kapatid, hindi ito ang image ng Diyos. Okay? Huwag kayo muna lilipat ng channel. Sabihin, lumipat na naman. When we talk about image of God, the image of God indicates what? The attributes not shared at all by animals. And the bottom line word I gave you was what? Personal. Man is a person. Personhood. What do I mean? Meron distinction. Meron tayong characteristic na wala ang ibang nilalang ng Diyos. Like what? Bakit ka nagsusuklay, Kuya Sammy? Bakit ka nag-aayos? Bakit ka nagpapagupit kay Kuya Marlon? Bakit? Kasi alam mo na mahaba na ang buhok mo. Nanangako si Kuya Marlon nung weekend pa niya ako gugupitan, hanggang ngayon hindi na. Gusto ko na nga yung i-ponytail sa likod. Anong meron ka? Meron ka kasing ano, self-consciousness. Diba? EPJ, conscious din naman ng mga animal. Oo. Pag nalipatan mo, tatakbo lalo na yung mga maiilap, right? Conscious din sila. Pero wala silang self-consciousness. You got what I'm saying? Hindi sila, ano, nahihiya. Ang baboy nga, hindi nahihiyang baboy eh. Pero ang tao, nahihiya pagka ang ginawa niya kababuyan. Tama? Ang mga animal, walang hiya. Tama? Kaya pag nagsabi po tayo sa ibang tao, kahit hindi ang mananampalataya, walang hiya ka, parang sinasabi mo na ano, animal ka. At pag sinabi natin yun, kahit hindi siya mananampalataya, iniinsulto natin ang lumalang sa kanya. Tama? Grabe naman ito. Napakarami. Ano, di ba? Right? Instinct nila yun eh. Ang hayop nagre-react sa kanilang environment, pero hindi nila alam kung bakit nagre-react sila. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit sila tumatakbo. Kuha nyo? Instinct na nila yun eh. Pero tayo, may self-conscious. Alam mo kung bakit mahal mo ang mga mahal mo. Tama? Alam mo kung bakit galit ka sa kinagagalitan mo. Tama? Ngayon, kung nagagalit ka ng walang dahilan na ba? Ay kapatid, baka kabilang ka sa mga animal. Right? Dahil animal lang ang nangangagat ng bigla kahit walang ginagawa ka, di ba? Walang self-consciousness ang hayop. Pero ang tao nagre-react sa kanyang environment. At alam niyo ang reaction niya? Base sa sitwasyon? Base sa sitwasyon. Kasi meron siyang sense of reasoning. Okay? Ang tao, may kapasidad siyang mag-isip. Ang tao, tayo mag-isip at mag-decide kung ano ang pipiliin natin o gagawin natin base sa ating ano, pagsusuri o pag-aanalisa. Tama o tama? Meron tayong abilidad na mag-appreciate ng ganda. Tama? Ang unggoy ba namimili ng magagandang unggoy? Eh PJ, magkakamukha naman sila eh, mukhang unggoy. O ang aso, namimili ba siya ng, sasabihin nyo, unggoy, pare-pare. O sige, yung aso, namimili ba ang aso? Sasabihin niya, gusto ng asong gala. Ay, gusto ko mapangasawa, asong poodle. Right? For example, halimbawa, si Ate Luisa. Ate Luisa, bakit mo sinagot si Jeric? Alam na ba yan ni Mami Rosario na sinagot mo si Jeric? Okay. Kasi in love ka, tama? In love ka. Self-conscious ka. Ay, sorry. Hindi pa man siya. Hindi pa man pala naliligaw si Kuya Jeric. Ay, in love ka na pala sa kanya. Sorry. In love ka na pala sa kanya. Crush mo na nga pala si Kuya Jeric. Kahit hindi ka pa niya nililigawan. Ay, ano ba yun? Nandulas tuloy ako. Sekreto nga pala na. Bakit ka na in love, PJ? Tapos sasabihin mo, eh PJ, sino namang hindi ma-inlove sa kanya? Eh talaga namang blessed ako at niligawan ako. Alam mo kung bakit ka na-inlove kay Jerry? Kasi hindi ka unggoy. Okay? May feeling ka, may emotion ka, at yan ang wangis ng Panginoon na nagiging pattern natin. Okay?
At ikaw, Brad Jerry, kahit hindi mo siya masyadong gusto dati, dahil nakita mo na pagbalik nito ay malaki ang sahod. Nadulas na naman ako. Ano ba? Ay, sorry, sir. Nakita mo na faithful talaga si Ate Luisa sa Panginoon, talagang binago ng Panginoon. Siguro naisip mo na, wala ako magiging problema dito. Mamahalin niya ako at pasasakop siya sa akin. At mamahalin ko naman siya katulad ng pagmamahal ng Lord sa church. And you said, ligawan ko na ito at lalo ako mapapamahal sa kanya. Magagawa ba yan ng unggoy? Kaya kayo nagmahalan sa isa't isa, hindi kayo mga unggoy. Bakit? Kasi meron kayong self-consciousness. At yung consciousness na yun, yung pagpili nyo, yung pagde-decide nyo, yun ay kawangis ng Diyos. We have the ability to be morally conscious. And above all, listen, above all, we have the capacity to personally relate to what? To each other. To other people. And especially to whom? To God. Kasi kung hindi niya gagawin na tayo ay kawangis ng Diyos, hindi tayo makikipagrelasyon sa Diyos. Right? Bakit? Kasi sabi ng Colossians, ano? Foolishness sa kung hindi ka tao na, ang mga animal ba nakikipagrelasyon sa Diyos? See, makipagrelasyon tayo sa Diyos, being able to love Him and worship Him. That's personhood. You got me? Hindi yan yung walang kapasidad na gawin yung yan ng mga hayop. Okay? Kaya ka person kasi meron kang kapasidad o abilidad na ganyan. At yung mga yan ay ano, yan ang kawangis na kinuha o pattern natin sa Diyos. Okay? Man has the ability to love, same as God. Man has the ability to fellowship, and God loves that. To converse, God wants to communicate. At nung unang isang linggo, tao lamang ang may kapasidad. At nung unang isang linggo ng pagkakagawa ng Diyos sa sangsinukob, tao lamang ang may kapasidad na makipag-communicate o makipag-talastasan, sabi nga. And that is what we got. That is God has. And we are created in the image of God. Hindi yung katawan. Uulitin ko, hindi yung katawan na to. Okay. Now, the question is, what is the image of God? It means to carve or to cut off. In other words, man was sort of a chip off. Alam niyo? God, in a sense. He was sort of shape and form like God. He was created in an exalted fashion. You could even say he was carved. He was shaped like God. Kagaya ng sabi ko kanina, mga kapatid, we are created on the heavenly pattern. We are created on divine pattern. Ibig sabihin, mga kapatid, we are created on eternal pattern. You got me? Na hindi katulad ng ibang nilalang ng Diyos. Kaya nga, doon pa lang sa sinabi ng Lord, let us make in our likeness or in the image, yan ay sapat ng kasinungalingan ng evolution theory. Kasi ang pattern mo ay heavenly eternal. Alam niyo ang pattern ng hulmahan o ang sinusundan o ang pinagkunan? Right? Kaya nga, di ba, lagi kong sinasabi sa inyo, ang tunay na tao, hindi itong katawan na ito. Ang tunay na kawangis ng Diyos ay hindi ang katawan na ito. Dahil ang Diyos wala namang tuhod. Walang kamay ang Diyos. That is, sinulat lang yan sa Bible na kaya tayong abutin ng Diyos sa kanyang, tayo'y nakasulat sa kanyang mga palad para maintindihan natin kung ano ang katangian ng Diyos. Pero sa totoo lang, ang Diyos walang kamay, walang paa, walang ilong, walang ngipin, walang tenga. Okay? Kasi spirit nga siya. Nung sabihin ng Diyos na gawin natin ng tao sa ating kawangis, ibig sabihin, ano? Yung kanyang heavenly nature. Eh, Pastor, bakit ginawa niya pa tayo ng ilong, tenga, at saka bibig? Natural. Para maintindihan natin. Kaya nga nung sabihin niya, nakasulat kayo sa aking mga kamay, kaya kayong abutin ang aking mga kamay. Paano mo maintindihan yung kamay kung hindi sabihin? Ano sasabihin ng Diyos? Kaya kong abutin kayo ng wala lang, kahit walang kamay. Anong pang abot mo? Right? It is for us to understand. Kaya tayo binigyan ng tenga ng Diyos, hindi dahil may tenga ang Diyos na ganito physical. Para maintindihan natin kung paano nakikinig ang Diyos
Okay? Kaya nung sabihin niyang, let us create man in our image, doesn't mean that physically, in the, ganito ang itsura ng Diyos. Kung physically na God created man in our image, eh maraming picture ang Diyos. Ako, created ako ng Diyos in His image. Eh, matangos ang ilong ko. Makinis ang aking kutis. Macho ang aking dating. Eh, paano si Direk? May bikote siya. So, ganun din ang picture ng Diyos. See? That is what I'm saying. Okay? Now listen. I agree and accept that we do share biological features with the rest of the creature. Tama, right? I agree with that. Like for example, ang plants produces oxygen. And we release what? Carbon dioxide, CO2. We are all designed by God to live together in common environment. Okay? Alam na ng Diyos yan, ang ibubuga nito ay oxygen, ang ibubuga natin ay carbon dioxide. Mag-complement yan sa isa't isa. Above all, the image of God indicates the ability to personally relate to someone else, especially to God Himself. That is what we were patterned in the image of God, being able to know Him, being able to love Him, and being able to obey Him, being able to what? To worship Him above all. Let me say it to you. The core of the image of God can be summed up by the word, alam niyo kung ano? Personal. We are persons. Okay? That is why we same as God, we live and move in the basis of relationship. We understand fellowship. Hindi yan naiintindihan ng mga baboy, ng mga animal. We understand love. Hindi yan naiintindihan ng mga animal. We understand communion. Kaya nga, we understand conversation, right? We understand sharing thoughts and sharing attitudes and sharing ideas and sharing experiences with others. And that is why when God created man, He immediately said, it is not good for man to be what? Alone. Bakit? Kasi person nga, kailangan niya ng relasyon. Right? Because the image of God is personhood. And personhood can only function in what? Relationship. Tama? The image of God is the capacity for personal relationship and most importantly for a personal relationship with God. Now listen. Nang sabihin ng Diyos na let us make man in our image, you'll see the concept of relationship. May consultation or agreement. Tama? At dahil dyan, kaya tayo ay ginawa din sa image na yon na nakikipagrelasyon hindi lamang sa kapwa-tao, lalo't higit sa Diyos. Pero dahil alam natin kung bakit nabubuhay tayo, bakit tayo nag-i-exist, kasi tao tayo at yung kawangis o image na sinasabi ng verse, yan ang tinatawag ng mga theologians na ontological aspect, which is the image of God, personhood, and relationship. At dahil may self-consciousness ka, meron kang ethical features. Katangian in relation to what? Morality. Kaya nga kung mapapansin nyo yung mga taong immoral, ano ang sabi nila? Grabe naman kahayupan ang ginawa. Diba? Bakit? Ibig sabihin, immoral yung kanyang ginawa. Kaya kung gumagawa po tayo ng immoral, abay, paka-chicken po natin ang ating sarili, baka nasa animal kingdom tayo. Okay? Alam mo ang tama at mali. Nauunawaan mo kung alin ang mahalaga sa hindi. Right? Ang aso, bigyan mo yan ng buto, tapos iharap mo sa tubig o sa salamin. Makikita niyo yung kagat-kagat niyang buto, ano gagawin? Bibitawan, kakagatin niya alin? Yung nasa mirror. Bakit? Aso siya eh. Wala naman, hindi lang naman siya self-conscious eh. Kaya nga yung iba, lagi kong sinasabi eh, huwag niyong kaingitan yung iba dahil yung iba gustong kunin yung sa iba eh. Bibitawan yung kanila para lang mag... Aso lang ang gumagawa ng ganyan. Right? I mean, you know. But we, since we are person, we understand morality, we understand righteousness, we understand sin. Okay? We understand holiness. We understand disobedience
and rebellion. And listen, we have as well the capacity to do what is right and to do what is wrong. Okay? We have a capacity for holy and loving fellowship with our Heavenly Father. We have capacity to know God, to know Christ, to know the Holy Spirit. Why you have that? Because we are created in His image. Meron siyang lahat ng kapasidad na yan. Yun ang pattern, ang ating pinagkunan o pinaghulmahan. You got me? Ngayon, ang tanong mula noon hanggang ngayon, ito bang ating katawang pisikal? Ito bang ating katawang pisikal bear the image of God? Itong katawan, like sabi ko nga, no, not in the purest and truest sense. Okay? Kasi if we say literally, we bear the image of God in our body, may literal na kamay at paa ang Diyos, sabi ko kanina. Tama? Pero walang literal na paa at kamay ang Diyos. Now listen, yung mga body parts na nababasa natin sa Bible in relation to God ay ginagamit lamang para maunawaan natin, kaya sabi ko kanina, for human expression for us to understand. Okay? Remember, sabi ng Bible, we are dust to dust and being from dust, that's not like God. Right? Itong katawan, galing daw sa alabok. Eh, ang Diyos ba galing sa alabok? Hindi naman. Right? So that is not this physical body. That's not His likeness or not His image. The personhood is eternal and thus is what? Temporal. Earthly. Okay? Remember, I told you what is the real man. Remember? The real man lives forever either in the presence of God or in hell. And that's like God. The image of God has eternity. Okay? Anything that is temporal has no image of God. Amen? Ngayon, tanong. Since ang body naman pala ay hindi expression ng image ng Diyos, eh bakit ginawa pa ng Diyos ang tao na may physical na katawan? Magandang tanong. Right? Good questions. Since wala naman palang literal na paa at kamay at ilong at tenga ang Diyos, bakit ginawa niya tayong may parte ng katawan? O ano ang papel ng katawan na ito? Sagot. Bukas. Ay, bukas Thursday. Prayer meeting, right? Sa Sabado. Sabado ang sagot sa ating tanong. Let's pray. Father God in heaven, thank you for indeed we are created in your image. Very special and personal. As you have said, Lord, in your word, that we are fearfully and wonderfully made. Now we do understand that very word that we are created fearfully and wonderfully. The very reason why you created us fearfully and wonderfully is because you personally handmade us, O God. Personal, O Diyos. Dahil kailangan o nais mo na yung lalarangin mo ay tao o person din ng very vital sa kanyang buhay ang makipagrelasyon sa kapwa niya at lalo't higit sa iyo. Salamat po, O Diyos. Salamat, O God. Indeed, you are so good. Bring back us again, Lord, on Saturday to see the answer to those questions. And so many things that we will be learning from you, O God. Thank you. We give you praise. In Jesus' name, amen and amen. Amen.